naman kasama tong bisita, Kakong Adlawa, ang Bureau of Internal Revenue o BIR dinhi sa Davao City. May lain mga kasama kundi si Sir Justin. Si Sir Justin Clapis, Revenue Officer 1. Sir Justin, good morning! Hello, sir. Good morning po, ma'am. Yes po. Good morning po. Opo. Welcome sa tuang programa, Sir Justin. And you are live via Zoom, no? Aron maghisgot bahay niining tax guide for online sellers. Good morning po sa tanan, ma'am. Good morning po, ma'am. Good morning po sa ano, ma'am, sa team. Paminaw sa atong sa inyong radio station. Okay, ayan. Thank you, sir. Kay daghan mang gyud, sir. Nasayod gyud ta nga daghan na ang nagapamiligya karon online. Sir, ang pangutana karon is kinsa ba ang mubayad o kinsa ba ang kanaganing under niining tax guide for online sellers? Daghan namang gyud ang naga-online sellers, sir. Katulang ba ning nagparehistro sa BIR? So regarding po sa tax registration sa online seller, no? Mm-hmm. Tanan po nga nagpa-register sa DTI at online seller or maski po na wala na register basta nag-conduct o online selling mo sa either social media or sa any platform sa na makakatalog ba sa meeting o makabaligya o mga products through online, tanan po, ma'am, kailangan mag-register sa BIR as a sole proprietor kung individual or kung corporation as ano man as corporation engaged in business. Okay, klarohon lang nako, sir. For example, ako nagapamiligya ko online, sir, og pagkaon. So kinahanglan ko, sir, mag-file og tax, tama ba, sir? Yes, ma'am, kay any form of selling whether goods or commodities, ma'am. Kailangan po kaayo. For example, natay online selling sa mga sanina, nag-live selling ka, ma'am, makonsider na siya as business. Mm-hmm. So, kailangan i-register. For example, na may karinderya, yung nag-dawat po mo, naamoy nagabaligya mo o pagkaon, pero wala mo'y kanang store good o through online lang, magpadala lang, no, itabala lang yun. Kailangan kayo, ma'am, na ipa-register sa BIR, ma'am, kay ma-consider mo siya as engaged in business once na mag-start ako baligya. Ah, okay. Ah, nga ipit masadan. So, kabitaw, Sir Justin. Oy, salamat, ana, nga informasyon, sir. Una, kumuad to, sir, ha, sa steps and requirements for BIR registration sa tax guide for online sellers. Sir, if ever wala na rehistro, unya, dili mo bayad og tax, sir, ginaunsa-unsa ginabuhat sa BIR, sir, para ma-monitor ning kidaghan ba yakad kayong online sellers karon? Yes, ma'am. Tama kayo, no? So, kami diri sa BIR, no? So, dili na magina mo monitor tanan nga online seller kay sa panahon karon since pandemic, no, kay murag tanan tao nag-engage na into online. Yes. Murag na daghan na siya, no, since pandemic. So actually na may listahan diri, ma'am, from other government agency, no, nga nangayo mig listahan, no. So na may ginatawag na tax mapping or tax monitoring, no, nga according lang po sa listahan nga among nakuha. So kung inyohang business or inyohang registration na adito sa listahan tapos na kita na mo na hantod karon wala pagyapon naka-register, ma-consider na siya as business without ano, no, parang registration diri sa BIR. So na sa corresponding penalty. Pero after nito ninyo bayaran ang penalty, required gina-require gyapon mo na mo na i-register nyo para wala na additional penalty na maabot pa. Mm-hmm. Okay, sige. Thank you, Oni Ana, nga impormasyon. At least kabalo na meron, sir. Eh, para di miingon nga kanaganing ginalikaya na mo ang gobyerno o gamo ang kinimunga responsibilidad. Kini, sir, din hiko kay ako na ami kanaganing giya sa paunsa nga ma-file na mo ang tax or kining mga pamaagi o requirements for BIR registration. Okay. So natay duwa ka classification sa online selling or online mga online seller. May individual or kanang siya lang isa nagabaligya, na po'y korpo. Yes. Kaya naman po'y corporation na kuan, nag-online. No?
So, ang registration sa individual o corporation is separate. Ang forms po, ma'am, is separate po. So, sa ang form sa registration sa individual is muna siya ang form 1901 or 1901 para sa individual, form 1901. Then, sa corporation po is form 1903. So, take note lang sa tagpamilya ko, no? Gusto mag-register sa DIR, muna po siya mga form, depende po kung individual ka or corporation. After po maka-fill up ang form, magdala lang po ng additional documents. For example, registration ato sa DTI. Mm-hmm. Usually DTI muna sila ang mga registration. Or kung walay DTI, i-require po na mo kamong pa-register sa DTI or Service Bureau. Ay ha pa mo mag-register sa DIR. Ang DIR man ang last. So, after po ninyo ma-register either sa Business Bureau o sa DTI, dalawin nyo itong business permit or itong certification sa DTI together with your forms, no, 1901 or 1903, depende po. And then, valid ID. Mm-hmm. And then, pwede na po kayo mag-register, ma'am. Then, magbayad po kayo ng 500 pesos and registration fee, and renewable po siya every year on or before January 30 ang deadline. At the same time, siyempre, naka-business fund, may require po sa DIR na mag-issue ito ang resibo. Okay? So, unsay kuan anang resibo na, di ba online nun? Unsa may makamangutan na ka? Mm-hmm. Unsa pag-issue resibo nga online man, yes, di ba? Mm-hmm. Okay, so, pwede na siya na, pag namin mabaligya through online, isulat na ninyo sa resibo ang inyong baligya. Okay. At least, nag-record mo video diligence nung nag-record mo sa iyong resibo at least na magibaligyan mag-record lang mo sa iyong resibo kaya naman sa inyo bahala dili dili mahatag ka ng physically sa kanang nipalit murag ana okay ka na siya sir. Yes ma'am. Mm-hmm. Okay. Basta nakita lang na mo nga naka-issue mo resibo and then inyong mga libro po din kailangan po na to i-update ma. So, for example nagabaligyan mo pagkaon so sa kadlo maka 20 customers mo. So mm-hmm. dapat ka ng 20 customers naka-record na sa inyong libro. Mhm. Kila ang halin, masay na baligya. Okay, sige po. Thank you ni Ana sir. Sir, mangutana pud mi sa schedule of filing and payment of taxes sir. So schedule sa filing and payment of taxes. So matay mm-hmm. classifying taxes. Isa na dira tong na-mention og ni ma'am, katong registration fee. Mm-hmm. Ang form po is form 0605 muna siya ang standard na payment form sa BIR. Okay. Form 0605 mm-hmm. or 0605 ang kuan. So 500 pesos renewable every year on or before January 30 ang deadline. Okay. Okay. So pag online seller ta, siyempre required ka magbayad og ginatawag na income tax. Mm. So ang income tax is muna siya ang tax on individual or corporation on its business. Mm-hmm. So, naidwa classification sa income tax. Mm-hmm. Ang quarterly income tax or per quarter, every 3 months. So, sa isa ka tuig na matay upat ka quarter. Sa filing sa tax sa income, tulo lang ka quarter. Okay. First, second, third. Kaya ang fourth quarter, mahulog na siya as annual na siya. So, mm-hmm. na in quarterly, napoy annual. Mm-hmm. So, unsa ang form sa mga gamitan sa income tax para sa online seller, natay doon ka po, depende gyapon kung individual ka or corporation. Yes. Sa individual ta, ang form sa income tax sa individual is 1701 or 1701. Mm-hmm. So, unsa ang specific yun nga form para sa quarterly or sa annual, natay diyan tawag na 1701Q muna siya sa quarter. Okay, Q man siya, so quarterly siya. 1701Q o 1701A muna mm-hmm. siya ang pangalan. A stands for annual. So dito malibog ana. Okay. Kung sa nga form atong gamiton pag quarterly or annual, ana siya 1701Q quarterly. 1701A annual. So, muna siya sa individual, 1701. Mm-hmm. So, karon unsa ang sa corporation? 1703 ang corporation. Yes. So, I know, sorry, 1702 pala. Sorry. Mm-hmm. 1702. So, ito malibog, no? Individual is 1701. Okay. And then, corporation is 1702. So, naputay 1702
attorney na po tayo 1702 Amar. Okay. Muna siya sa income tax. Sige po. Salamat ni Ana, sir. Lastly, Sir Justin, unsa tong pahinomdom sa tong online sellers nga naminaw karon? So, ang among advice lang kay Sir Mumbino, actually, dili lang po din para sa online mga online seller. Actually, para ni sa kanang taxpayer. Mm-hmm. Pero, para mag-focus na ba sa online seller na, please register good sa BIR sa please register your business no ay magkahadlok nga basig isipon ninyo nga na-register mo sa BIR na monitor na mabili man yes ang importante lang maka-register mo sa BIR and you pay your taxes correctly no correctly and siyempre gina-monitor man po sa BIR na nanapod ang sa mga online seller ang focus sa BIR tungod lagi po sa ato ang panahon karon na more on technology na ta more on online na no kay murag daghan na gyud na nag online karon yes po so na-appeal na po na sa mga focus sa BIR mm-hmm. So please file you up register your business no ay mukadlok nga i-register wala may mawala sa inyo. Magbayad lang mong tax. Pero depende rin po na sa inyo. Halino, duli ang punta ko. Depende rin po na sa inyo. Halino. Mm-hmm. So please, register your business. And please, pag makaregister na mo, please file your taxes on time. Natay mga specific na mga taxes and deadlines nato sa BIR website sa bir.gov.ph. Pwede nyo i-search dira ang form o ang deadline kung kada sa bayaran ang form. Mm-hmm. So, kato lang ma'am, no? Please register your business and please file and pay your taxes mm-hmm. on time. Okay, sige. Walang ginatirmunti ang mong kodo. Yes, sir. Ayan. Salamat kaayo, sir, sa inyuhang panahon o sa ingon aning impormasyon aron mapahinumduman. Kami, no? Kami, yun, ng mga online sellers. Sir Justin Clapis, until next time, mag-uban-uban ta sa programa. Good morning, sir! Ay, salamat po, ma'am. Good morning. Ato nakauban, Sir Justin Clapis, Revenue Officer 1 sa BIR Davao.